spokesperson Panelo, meron po tayo mass public transportation crisis dito sa Metro Manila. Hindi man sa buong Pilipinas, pero sa makikita natin yan sa Kamaynilaan. Sana po lumabas po tayo doon sa kwarto ng palasyo, lumabas po tayo sa de-aircon natin mga sasakyan, at makisalamuha po tayo sa mga kapwa natin mga mamamayan. Sa aming mga maliliit na tao na araw-araw nakikipagsiksikan, nag-aabang ng mga jeep, bus, at kahit pag-abang sa tren, nanilimot na ng panahon. Sa mga tao po sa gobyerno, hindi po deserve ng isang mamamayang Pilipino, ng ordinaryong mamamayang Pilipino, ang ma-stuck sa traffic. Ang ma-stuck sa traffic ng isa, dalawa, tatlo, minsan pa nga 5 oras sa traffic, papunta pa lamang sa trabaho. Hindi pa natin isasama ang pauwi. Karamihan sa aming mga ordinaryong mamamayan na nagko-commute, tumatagal kami ng halos 8 oras sa trabaho. 6 oras. Maswerte na kung 3 oras lang sa biyahe. Ang buhay namin, sa 5 araw na nasa trabaho, halos umiikot lang po sa kwarto ng kumpanya, sa trabaho, pati na rin sa kalsada. Ito lang ang hinihingi ng mga Pilipino. Simple lamang po, isang maayos at magandang public transportation system mula sa gobyerno. Merong sinumpaang pangako po ang gobyerno natin. Yun ang pagsilbihan ang mga Pilipino. Pagsilbihan ang mga mamamayan. Kung babalikan nga natin lahat ng ipinangako ng mga tumatakbo, maski na po ang Pangulo ng Pilipinas, ipinangako ang isang magandang public transportation system. Naalala ko pa nga ang pagsagot sa traffic ng EDSA. Totoo, hindi lang isang araw malulutasan ang problema sa trapiko. Pero sana naman, hindi biguin ng administrasyong ito yung hinihiling ng mga Pilipino. Yun ang, uulitin ko ulit, mass public transportation. Muli po, meron pong sinumpa ang pangako ang gobyerno. Tulad nga po ng sinabi ni Sir Robin Padilla, nagbabayad din naman sila ng tax. Kami rin po nagbabayad ng tax. Nagbabayad kami ng tax dahil yun ang obligasyon namin sa Estado. Sana naman, kahit ang Estado, ibalik din sa amin yung binabayad namin tax. Hindi man kasing laki ng mga tax ng artista, hindi man kasing laki ng mga tax ng mga kumpanya. Pero sana naman, makita natin yung role ng mga maliliit na tao sa lipunan at kung paano nagbe-benefit ang gobyerno dito. 3 taon na po ang nagdaan. Sana hindi kami biguin ng administrasyon na to kasi ilang beses na kami binigo ng mga administrasyon. Ang daming nangangako na i-address nila yung problema ng Pilipinas. And kahit sana ito lang muna, yung problema sa mass public transportation, sana naman kuha natin ang paraan. Sana ang administrasyon ninyo, hindi rin naman sana kami biguin. Sana naman, bago matapos ang 3 taon, natitirang 3 taon ng gobyernong ito, sana ibigay nila sa tao yung nararapat para sa amin. Nakakalungkot po isipin na sasabihin niyo sa amin na umalis na lang kami na maaga sa bahay para dumating sa aming paroroonan. Sana po maisip ninyo na hindi ganun kadali, na merong mga pamilya kami. Sana maisip ninyo yung oras sana namin, na sana pinagpahinga na lang namin, sana na itulog na lang sana namin ng maaga, na punta lang sa traffic. Hindi kami katulad ninyo na merong kondo malapit sa trabaho. Kung hihingian niyo po ako ng solusyon para ma-address ang problema sa trapiko, simple lang po ang aking sasabihin. Utang-utana po lahat ng tao dito. Pero ito po ang solusyon ko. Mag-invest po ang gobyerno sa mass public transportation. Mag-invest po kayo sa mga train. Mag-invest po kayo sa rapid bus system. Sana gayahin natin yung mga ibang bansa kung paano nila ina-address yung trapiko. Sana yung pera natin, instead na bilhin ng aeroplano, bilhin ng bagong tangke, ng bagong baril, sana i-invest natin sa mass public transportation. Kaysa bumili tayo na sabi nga ng Pangulo hindi natin kayang labanan ng China. Di huwag na lang tayo bumili ng tangke, huwag na lang tayo bumili ng barko, i-focus na lang natin sa pagbili ng mga buses. Or train na lang. O baka mali ako. Pero isa pong solusyon. Sa totoo lang, kaya ko binoto ang Pangulo ng Pilipinas, si President Duterte, dahil sa pangako niyang federalismo. Ako naniniwala na kailangan nang tanggalin sa Maynila ang sentro ng komersyo. Sana hindi na nakafocus sa Maynila para mga tao hindi sila matatraffic papunta ng Maynila. Sana nakakahanap sila ng trabaho kung saan sila nakatira. Kasi sa federalismo, hindi man ito perpekto, magbubukas ito ng panibagong ekonomiya, magbubukas ito ng panibagong opportunity para sa mga Pilipino. Sana itinuloy na lang. Sana tinuloy na lang ng gobyerno. Yan po nga aking mga solusyon.
para dumating po ang araw na hindi lang Maynila ang umaangat, pati na rin ang mga probinsya. Ilang taon na pong binibigyan ng mga politiko ng gobyerno ang mga Pilipino ng short-term solutions. Sana naman po, maisip ng gobyernong ito, sana naman po maisip nating lahat na hindi natin deserve ang mga short-term solutions. Sana mag-focus tayo dun sa mga long-term solutions na mag-a-address doon sa mga problema natin tulad ng trapiko. Marami na po mga nakasulat na mga studies tungkol dyan. Maaari na po natin itong gamitin. Sana pakinggan ninyo ang mga maliliit na tao. Kami pa rin po ba ang mag-a-adjust sa gobyerno? Ilang beses na kayong nangako, ilang beses na kami nag-abang para sa solusyon ng gobyerno. Nais po nating mag-succeed o kung gusto nating maging matagumpay ang gobyerno ito, sana naman po pagbigay tayo ng focus doon sa solusyonan yung problema ng mga maliliit na mamamayan. Tandaan po natin na ang naglulok sa Pangulo, naglulok sa gobyerno, sa lahat na nakaupo ngayon, is kaming mga mahirap or kaming mga simpleng mamamayan. Sana po makita ninyo yung problema ng mga spokesperson panelo, Mr. President, hindi ko hinihingi ang langit. Ang hinihingi ko lamang po ay maayos na mass public transportation para sa Pilipinas. Para dumating ang araw na ang mayayaman, ang mga mahirap, ang middle class ay sama-sama na naglalakad, sama-sama nagko-commute at hindi na nahihirapan sa pagpasok sa trabaho, pagpunta sa eskwelahan at pag-ikot-ikot sa kamanilaan. Maraming salamat.